Hello YouTube! Hello everyone! Welcome to our channel. Ngayong araw na to, gagawa tayo ng homemade healthy soya milk na everyday naming iniinom imbis na milk. Siya yung pinaka-alternative namin sa milk. Kaya sana maipaliwanag ko sa inyo ng maayos at mabigyan kayo ng konting idea kung paano ko siya ginagawa. Kaya let's do it guys. Keep on watching and I hope I hope na ma-enjoy nyo yung paggawa natin ng soya milk. Let's go guys. Okay guys, start na tayo sa paggawa natin ng soya milk. Gagamit lang tayo ng isang cup ng soya bean. Yan, ito pa yung ano ha, soya bean. Yan siya. Yan. Yung ginamit kong sukatan is yung cup ng pang rice cooker. Yan, isang ganyan lang, okay na yan. Tapos, huhugasan natin yan. Tanggalin natin to kasi hindi na siya magandang seed. Huhugasan natin yan ng 3 beses. Hugasan natin yan. Mas maganda na ang gamitin nyo is yung ganitong strainer para dire-diretso ng mawala yung pinakatubig. Pero kung gagamit naman kayo ng bowl, pwede rin naman. Yan. Pag nahugasan na siya ng maayos, yan. Tanggalin yung excess na tubig. Isalin natin sa isang malalim na lalagyanan. Yan. Ngayon, ibababad natin yan siya sa tubig. Babad natin yan. Ibababad natin yan siya ng 5 hours. Yan. Ayan na guys. Pagkalipas ng 5 oras, ito na yung magiging itsura nung soya bean. Naging double size na siya. Yan na. Nahugasan ko na yan, guys. So, pagkababad nyo, hugasan nyo siya uli, ito na siya. Yan. Nag-double size na siya, diba? Ngayon, ang gagamitin natin, yung mga gagamitin natin is isang bowl uli, tapos strainer, tubig, kaserola, at saka ito pang strainer kasi isasalin natin itong soya bean dito kasi gagamitin pa rin natin itong maliit na bowl. Yan, salin natin. Kung meron kayong katcha, yung telang puti or kaya yung lampin ng bata, hindi naman gamit. Yung bago rin naman, ganong klaseng tela, much better kesa dito. Kasi, pag yung tela yung ginamit nyo, isang beses nyo lang siyang sasalain. Kasi dito, wala akong ganun. Kaya, ang gagamitin ko is ito, yung strainer. Yun nga lang, ang ginagawa ko ay, 3 beses ko siyang sasalain hanggang sa konti na lang yung sapal na matitira. Kaya, tingnan nyo guys kung paano ko gagawin yung paggawa ng soya milk. So, let's go guys. Gawin na natin. Tapos, blender pa pala. Nakalimutan ko. Kailangan natin yan. Yan. Maglalagay tayo ng mga 1 scoop. Dito sa, dagdagan natin ng konti. Yan. Lagay tayo na yan. Tapos, tubig. Distilled water to guys, ha? Or, kung para sa inyo kung ano yung ginagamit, yung malinis na tubig is okay naman.
4 cups yung nilagay kong tubig. Yun, hanggang doon sa may pinakaguhit ng blender. Yan. Kasi pag nag-start na siyang, ano, umandar, aangat yung pinaka-ano ng soya milk, aawas. Kaya hanggang doon lang, 4 cups of water ang inilagay natin. So, yan, start natin. Sorry, hindi naka-on yung kuryente. Pasensya naman. Ayan na siya, guys. Pagkatapos na natin siyang mga i-blender, tama ba yun? I-blender, ng mga 2 to 3 minutes lang naman hanggang sa madurog talaga yung soya bean. Siyempre, kailangan din natin siyang i-check kung talagang durog na siya. Ayan na siya. Yan. Yun nga, yun lang. Kasi may bula eh. Para siyang milk. Pag na-blender na siya. Yan. Wait, mahirap talaga. Pag isang kamay lang ang gumagana. Yan, sasalain natin siya dito. Sala. Unang ano yan na, first na pagsala. Yan. Unang pagsala. Itatapon natin itong sapal, guys, ha? Hindi natin itong kailangan. Siyempre may pagsala pa rin kahit yung ilalagay na natin siya sa may kaserola. Salain pa rin natin kasi tingnan niyo, meron pa rin siyang konti, 'di ba? Yan. Yan, second batch na tayo, guys. Second batch na. Salain ulit tayo. Mga siguro tatlong ano 'to eh. Tatlong beses tayong mag-ano lalagay dyan sa blender. Yan, 4 cups uli. 4 cups of water ang lalagay natin. 2. 3. And 4. Ayan na siya, guys. Natapos na natin siya. Nakagawa tayo ng isang medium size na kaserola ng soya milk. Ngayon, papapakuluan natin siya ng 20 minutes. So, kailangan high fire muna. High fire muna natin siya. Yan. Hintayin natin siyang kumulo. Ngayon, pag kumulo na siya, hinaan natin ng kaunti yung apoy. Para magtuloy-tuloy pa rin siya ng kulo hanggang 20 minutes. Hello, guys! Ito na yung finish ng soya milk na ginawa natin. Yan. Malamig na siya. Pagkalipas ng 20 minutes na pinagpapakulo natin, palamigin muna natin. Palamigin nyo muna bago nyo isalin doon sa lalagyanan na pwede nating ilagay sa ref. Ngayon ito, malamig na siya. So, pwede na siyang inumin. Ngayon,
kung wala itong sugar, wala pa itong honey. Ngayon, depende sa inyo kung ano yung gusto nyong ilagay na pa, na para maging matamis siya. Depende sa inyo kung gusto nyo ng sugar or honey. So, okay lang yon. Kaya, let's cheers!